Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa 4 types of parenting. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang muli sa 4 types of parenting. The 4 types of parenting. Una, the permissive parent. Sunod, the authoritative parent. Pangatlo, the neglectful parent. Pang-apat, the authoritarian parent. Bilang balik-aral, ang permissive parent ay tapos na nating talakayin. Ang parent na may permissive style ay ang parent na kung saan na ibibigay lahat ng pangangailangan, sobra-sobra pa sa pangangailangan, pero hindi ganong nag-i-impose ng rules and regulations. Kumbaga, hindi nila kinokontrol yung kanilang mga anak. Ang kadalasang relationship ay parang friendship lang. Hindi sila sinusunod as magulang. Ang mga batang nabubuo ng permissive parenting style ay yung mga batang spoiled. Pangalawa, the authoritative parent. Tapos na rin natin itong talakayin. Kapag sinabing authoritative parent, ito yung mga magulang na kung saan binibigay rin nila lahat ng pangangailangan ng kanilang anak. At the same time, nagbibigay sila ng rules and regulation na kailangan sundin ng kanilang mga anak. Katulad ng binanggit ko doon sa talakayan natin, para sa akin ito ang pinakamagandang parenting style kasi balance lang. Kumbaga, naibibigay lahat ng pangailangan pero at the same time, may control pa rin yung magulang. Ibig sabihin, nakaangat pa rin yung role ng magulang. Kung gusto nyong mapanood yung video about the permissive parent and authoritative parent, punta lang kayo sa channel ko, Binibining Menya. Browse nyo lang yung mga videos doon at may name naman yon at thumbnail at doon nyo na makikita yung video about permissive parent and authoritative parent. Sa ngayon, dadako na tayo sa ating talakayan, the neglectful parent. The neglectful parent, here are the common traits. Una, low responsiveness and low demandingness. Katulad ng ginawa natin sa mga nakaraang talakayan, kapag sinabi natin responsiveness, ito ay nangangahulugan bilang pagmamahal, suporta at pag-aalaga na ibibigay ng isang magulang. Kapag naman ginamit natin ang termino na demandingness dito sa ating talakayan, ito naman ay nangangahulugan bilang rules and regulation na ine-impose ng isang magulang sa kanyang mga anak. Ang neglectful parent, ito yung mga magulang na hindi na sinusuportahan yung mga anak, hindi na ibinibigay yung mga kailangan, at the same time, hindi pa nagbibigay ng rules and regulation. Para mas madaling explanation, ang mga neglectful parent, ito yung mga parent na walang pakialam doon sa kanilang anak. Sige, bahala kang gawin yan, yan gusto mo, gawin mo. Wala kang maririnig kahit ano dito sa mga neglectful parents. Sumunod, lets the kids mostly fed for themselves. Perhaps because they are indifferent to their needs or are uninvolved, overwhelmed with other things. Ang mga magulang na may neglectful parenting style, ito yung mga magulang na hinahayaan na lang mag-isa yung anak. Halimbawa, gumagawa ng mga project, may mga decision making, hinahayaan nila yung anak nila na sumagot lahat ng yon. Kasi minsan, busy sila sa trabaho, yung focus nila wala doon sa kanilang mga anak, kundi nasa ibang bagay. Offers little nurturance, guidance, and attention. Ang mga neglectful parent kadalasan, kakaunting attention lang o minsan pa nga, walang-wala talagang attention na ibinibigay doon sa kanilang mga anak. Hinahayaan lang talaga nila na, okay, buhay ka pa, okay, tapos na yung role ko. Ganon. Pang-apat, often struggles with their own self-esteem issues and has a hard time forming close relationship. Ang mga bata or ang mga anak ng mga neglectful parent kadalasan, sila yung mga batang nahihirapan makihalubilo sa ibang tao kasi sa magulang pa lang nila, alam na nilang hindi sila nakakakuha ng atensyon, hindi sila pinapansin, hindi sila sinusuportahan, naiisip nila paano pa kaya yung ibang tao na hindi naman nila kaano-ano.
Minsan natatakot din silang makipagkaibigan, makipag-usap sa ibang tao kasi naiisip nila na baka i-ignore lang din sila, hindi sila pansinin, hindi sila pahalagahan. Neglectful parents are sometimes referred to as uninvolved parenting. This style is exemplified by an overall sense of indifference. Ang neglectful parent ay maaari din tawagin bilang uninvolved parent. Neglectful parents have limited engagement with their children and rarely implement rules. Katulad ng binanggit ko kanina, yung mga neglectful parents kadalasan hindi nila sinusuportahan yung anak nila, hindi nila inaaruga, hindi nila inaalagaan, at the same time, hindi nila nag-implement ng rules and regulation na kailangan sundin ng kanilang mga anak. They can also be seen as cold and uncaring, but not always intentionally, as they are often struggling with their own issues. Sometimes referred to as uninvolved parenting, this style is exemplified by an overall sense of indifference. Bukod sa uninvolved parent, sila rin ay makakategorize as cold and uncaring parents. Kasi nga, wala na silang oras sa mga anak nila, hindi nila sinusuportahan, hindi nila inaaruga, hindi rin sila nag-i-impose ng mga rules and regulation na kailangan sundin. Dahil doon, kahit naman hindi talaga nila gusto, ang lumalabas ay wala silang pakialam sa kanilang mga anak. Neglectful parents have limited engagement with their children and rarely implement rules. They can also be seen as cold and uncaring, but not always intentionally, as they are often struggling with their own issues. May mga sitwasyon na hindi naman talaga kagustuhan ng isang magulang na hindi niya maibigay yung pangangailangan ng kanyang anak o kaya naman hindi siya makapag-impose ng mga rules and regulations. Kasi minsan nangyayari lang yon dahil siya mismo bilang magulang may problema siya sa sarili niya, may problema siyang kinahaharap. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. The four types of parenting. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!